Magandang buhay mga abay! Kung bago ko pa lamang sa aking YouTube channel, pwede bang makisubscribe at hit ang notification bell para updated ka sa susunod nating video! For today's video mga abay, ay bigyan natin reaksyon ang hatol ni Senator Idol Rapid Tulpo tungkol sa hazing. Panoorin po natin. Unfortunately, I have to say, the anti-hazing law is not enough. We have to provide it with more teeth to make fraternities, sororities, and organizations involved in hazing more responsible and to make those who had a chance to prevent deed. Mabigat magsalita siya, Idol. Talagang dinidikdik niya yung mga sinasabi niya. Steps liable. And it is hard to hold these people liable because these types of organizations are shrouded in secrecy in a bond that dictates outright blind obedience to their seniors and masters. Madami po sa ating anti-hazing law ang hindi naman talaga nasusunod. Ang written notice sa school na may hazing. Sa totoo lang, hindi lang naman dyan na hindi nasusunod ang batas. Maraming batas na hindi nasusunod dahil sa maling pagpapatupad. Di ba, Idol? Hazing ay hindi naman talaga po ginagawa at alam po natin lahat yan. Wala namang epekto sa kanila kung hindi nila ito i-report. At wala din namang kakayahan ng eskwelahan na malaman na hindi na-report sa kanila ang hazing activity. At dahil hindi ito ni-report, hindi na rin po natutupad yung may dalawang representative ang paaralan sa... Paano nire-report? Eh, mismong sigurado sa mga pamunuan yan, eh, membro mismo ng mga prat-prat, di ba? Hazing or initiation rites. Another provision that should be amended is that the owner of the place where hazing is conducted shall be liable as an accomplice when he has actual knowledge of the hazing conducted therein but fail to take any action to prevent the same from occurring. Wala pong bisa ito. Napakadaling sabihin na hindi naman niya alam na nangyari yung hazing. Akala ko na bibidyo ko. Tama yun. Tsaka madaling i-deny yan. Lang po sila. Ito po ang sasabihin palusot ng mayari ng venue. Nag-inom lang po. Sino pong niloloko ninyo? Alam niyo po yan. At hinayaan niyo lang. Basta sasabihin nyo lang naman na wala ako doon, hindi ko alam, pero nagpagamit kayo. And so the owner of any property used in hazing and resulted to death or other punishable act under the hazing law should be considered as an accomplice and is presumed that you know about it. Ibig sabihin po, from now on, gagawa po tayo ng batas na ang lahat na may-ari ng venue at nag-facilitate doon sa initiation ay mananagot at kakasuhan. May iba akong mga abay. Napansin ko lang, may tatlong Maria sa likod ni Idol. Oh. Pares na kasalamin siguro mga attorney niya yan. Ng reclusion perpetua pag may nangyaring hazing. No if and buts. Lahat ng mga owners ng venue dapat makasuhan at maging naman nag-facilitate. At lahat ng opisyal ng fraternity chapter ng school na yan kung saan naganap ang hazing, kakasuhan din ng perpetua, reclusion perpetua, dahil hindi magaganap ang isang initiation pag walang go signal o hindi alam ng mga heads ng chapter na yan o heads ng mga school na yan. Hindi mangyayari ang isang... Tama sa Idol. Very good, very good. Initiation kung hindi dumaan sa permiso ng mga heads ng mga fraternity. So therefore, kailangan pag may nangyaring hazing, lahat ng opisyales automatic kasuhan ng reclusion perpetua pag may naganap na hazing. As simple as that. Medyo putal nga po. Pero I think maganda yan. Sana lang, magkatotoo, Idol.
this might serve as a deterrent one way or the other para matigil na po itong tinatawag na hazing. Para matigil na po itong pamamaslang sa mga inosenteng estudyante. It's about time na panagutin natin whether absent or present ang mga opisyal ng fraternity na naganap na hazing, they should be held accountable, reclusion perpetua, no ifs, no buts. Ganon din po sa mga mayari. Ang alam ko, ang reclusion perpetual ay 30 to 40 years na ang imprisonment. Mahaba-haba yun. Ang venue. Kasi nga po, yung mga mayari ng venue, ang nag-facilitate po niyan ay kamag-anak. So this time, yung mga kamag-anak na nag-facilitate ng venue, mag-iingat dahil ayaw nilang mapahamak ang kanilang kamag-anak. And this is the only way, Mr. President, Mr. Chair, nakikita ko, siguro one way or the other, na maging deterrent ito at wala nang mabuhis na buhay ng kawawang estudyante. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!